guys, for today's video, may nag-request sa akin na reviewin ko daw yung Union Digital Bank na app. Well, meron na po ako kasing review ng Union Digital and nothing much changes ang nangyari mula nung nireview ko yan. So, check nyo lang po yan. But, ang pag-uusapan natin ay tungkol pa rin kay Union Digital Bank. But this time, meron pala silang time deposit. So, check natin kung anong meron sa in-offer ni Union Digital na time deposit. And compare natin yan sa regular savings ng mga ibang bank. Okay, samahan nyo ako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience, ginawa ko ng videos and playlists na makita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so again, kung gusto nyo mapanood yung review ko about Union Digital Bank, well, check nyo na lang to, nasa link na lang dito sa description box. So, hindi ko na ituturo sa inyo kung paano mag-open ng account. Check nyo na lang yung video ko kanina. Let's assume na meron na kayong Union Digital account o tinatawag nilang UBE kasi color violet yung Union Digital. Let's open yung Union Digital Bank ko. Let's go straight to the time deposit. Kasi yung time deposits, pare-pares naman yan eh. Nagmamatter na lang yan sa interest rate kung mataas ba o mababa. Okay, so punta tayo kay Union Digital. Yan, kung makikita nyo, wala akong pera nilagay dyan. Kasi ang pinagamitan ko nitong Union Digital Bank na to is yung nag-test convert ako ng G-Credit. So, yun pala kaya merong natirang 0.18. Okay. So, makita nyo yan. Dun sa taas, tabi na under ng ng setting, merong add account. Click nyo yan. Lalabas yung UD time deposit. Sabi dito, wait longer, earn higher, get great interest rates on your time deposit. Dito, nakalagay, minimum ng 1,000 pesos yung time deposit. So, kay Maya, ang minimum dyan ay 5,000 pesos, pati kay CIMB. Kay kay Own Bank, ang minimum is 500 pesos. So, ito, so far so good. Hindi naman din ganun kalaki yan na 5,000 yung minimum. So, medyo okay rin kung itetest nyo lang naman. So, ito, maglagay tayo ng 10,000 pesos. So, kailangan nating piliin yung tenure niya. So, let's say 30 days. Lalabas na 5.5% lang ang interest rate niya. And after taxes, pag tinanggal natin yung 20% tax, 36.66 pesos lang yung ma-earn ng 10,000 pesos natin. And then kung 60 days, tumaas naman by 0.25%, by 90 days, naging 6.25%, by 180 days, 6.5%, and by 1 year, 6.75%. So pare-pares naman yung mga information ng mga time deposit at saka yung mga kalakaran. Wala namang kakaiba kay Union Digital Bank. Kung ang tanong nyo is pwede nyo bang i-withdraw yung pera nyo kahit hindi pa nagmamature or tipong i-pre-terminate yung time deposit, pwede naman. However, you will be charged with pre-termination fee na nakadepende sa principal amount and then dun sa tenure. So, hindi ko masasabi ngayon kung magkano, pero nakadepende kasi yan kung ilang days na lang bago mag-mature at saka kung magkano yung principal amount. Pero ang masasabi ko sa inyo, parang mas lugi kayo pag nag-pre-terminate kayo ng mga time deposit. So, balik na tayo dito. Yun nga, sa 10,000, piliin natin 1 year para makita natin yung interest rate niya per annum, 6.75% per annum, 547.50 lang. And nakalock ang pera mo dito for 1 year. Since wala namang kakaiba dito kay Union Digital Bank, para sa akin, hindi ba mas okay na lang na nakalagay yung pera mo sa high interest savings ng mga online banks and digital banks? Kasi itong 6.75% is gross pa to. Babawasan pa to ng 20% withholding tax. So, kaya lalabas na 547 lang. Pero isipin nyo to. For example, nilagay nyo yung pera nyo kay Maya Savings at 10% per annum. Diba? Hindi nakalock yung pera nyo with Maya Savings. Anytime, pwede mo magalaw in case na kailanganin mo. Let's say, dun mo ilagay yung emergency fund mo. Kasi sa emergency fund, kailangan na-access mo siya anytime na kailanganin mo. So, hindi rin advisable na maglagay ka ng emergency fund sa time deposit. Kaya sa tingin ko, kahit na yung for long-term na investment mo, kaya nang i-sustain ng mga high-yield savings account natin. Like si Maya na kaya na up to 10% interest per annum. Si Own Bank naman, up to 12% interest per annum. O diba? At least hindi nalalock yung pera mo sa banko and anytime na kailanganin mo, may access ka na hindi ka malulugi. May access ka nga dito sa time deposit. Pwede mo siyang i-pre-terminate. Pero lugi ka kasi mababawasan ka ng mga service fee. So parang sana hindi ka na lang nag-time deposit.
However, isa naman sa advantage na nakikita ko dito with time deposit, in general, is ano, magkakaroon ka ng discipline kasi hindi mo magagalaw yung pera mo. Iyon din naman yung kinagandahan. Kung para lang sa luho, hindi mo magagalaw yung pera mo. Magkakaroon ka ng discipline na, ay, hindi ko na i-withdrawin yan kasi lugi na lang ako. Hintayin ko na lang mag-mature yan. So, magkakaroon ka ng patience, discipline, yun naman yung madedevelop mo. Pero nga lang, hindi maganda pag bigla mo siyang kinailangan. Kasi, sana naman, sa mga savings naman, since hindi siya naka-hold, hindi naman, may maraming tukso. Pag hindi mo napigilan yung sarili mo, ah, shop, ano ngayon? 1-1-2-2-3-3-4-4. Add to cart. Ang gamit ang ano, ang C-Bank, pambayad. Nabawasan na kagad yung sinisave mong pera kay C-Bank. For our question of the day, anong mas matimbang sa inyo? Yung may access kayo sa pera nyo anytime na may mataas na interest rate o naka-hold ang pera nyo na may mataas na interest rate pero tinuturuan kayong maging disiplinado sa sarili nyo at magkaroon ng patience. At bakit? Let me know sa comment section sa baba para may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. And syempre, huwag nyo kalimutan maglagay ng hashtag Grow to 100K Sub para sa chance yung manalo ng cellphone sa ating monthly cellphone giveaway until we reach the 100K subscriber milestone. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay at Raquel William Moore Relizalde 4617. Sabi niya, super thank you. Ilang araw na ako na-stress paano mabuksan ang GCash ko because paulit-ulit lang ang face biometrics. Then back to send code. After ko napanood ang vid mo, natapos ko din ang problema ko. Sobrang thank you. At Raquel William Moore Lizalde 4617, shoutout po sa inyo at maraming salamat din po sa panonood at pagsuporta ng aking mga videos. Thank you so much. I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!